siguro po ito na lang ang gagamitin ko. Parang mas malinaw. Okay? Parang ito ay napakaliit ng tinig. Okay? So ito na po. Tayo po ay magpapatuloy. Ano nga po yung team natin? Bata. Gusto ko bata. Ano yung team natin? Ha? Kaikli-ikli, ano? Ano nga yun? Bukas na ba? Bukas na? Ano, ano yan? Ah, ngayon na. Okay. Ngayon na. Alright. So, ngayon na. Ating napag-usapan at napag-aralan ng mga karaang gabi at tungkol sa pasimula ng pagwawakas. At kagabi ating pinag-aralan ng isang doktrina ng Seventh-day Adventist Church, a unique doctrine of the sanctuary. Lumapit sa akin si tatay kagabi, talaga hindi nakatiis. Sabi niya, ito ang kailangan natin. Ano po, tatay? Yan ang kailangan natin matutunan. Okay? Kung may mga tanong po kayo kasi napakahaba ng doktrina nyo, hindi po natin yun ma-detalye. Okay? Pero mayroon tayong time siguro no, na mag-question and answer. Mahaba po yun eh. Okay? So, didetalyehin po natin yun. Okay? Pero yun po ay parang overview. Okay? At least naunawaan natin yung mga simbolo. Okay, sa gabi po ito ay isang napakalagang paksa. Isang issue na pinag-usapan ng napakaraming mga Seventh-day Adventists. Ang issue kong ito ay naging dahilan para magkahati-hati ang ilan sa mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Hanggang ngayon, ito'y napakalaking issue. Okay? Napakalaking issue sa ating mga kapatingan. Atin pong pag-aralan ang awit ng mga banal. Okay? Ano kaya po itong awit ng mga banal na ito? Okay? Ang awit ng mga banal. Sino po sa inyo dito ang hindi siya madalas umawit? Meron po ba dito hindi umaawit? Meron po bang taong hindi umaawit? Meron. Yung? Ipe. Minsan kahit mga sintunado ang tao na awit yan. Hindi makapagpigil eh. Hindi nakakapigil kahit sa banyo na awit po yan. Okay? Sa gabi pong ito, ang isang awitin. Awitin na mga banal. Isang awiting kakaiba. Isang awiting wala pang nakakaalam. Isang awiting mga banal lang na makakaawit. Ito po ang ating pag-uusapan sa gabi pong ito. Ating ito po ng ating isipan. Isa po sa mga doktrina na dapat natin matutunan, ito po ay tungkol sa doktrina ng 144,000. Sa isa pong noong Gulf War, alam niyo po noong Gulf War, isang matinding gera na pinaglabanan noon. Ang labanan po ng Kuwait at ng US ay painit noon. Okay? At ang Kuwait noon ay isa din sa malalakas na bansa na lumalaban sa British and US Army. Okay? Isang tactics na ginamit ng US noon ay itong tinatawag na Navy SEALs. Parang nilinlang nila yung Kuwait. Okay? Doon sa seashore, doon sa may pampang ng dagat, nagpadala sila ng 12 magagaling na mga sundalo. At pagdating doon sa pampang ng dagat, nanggulo sila. Okay? Doon sila nanggulo. At nung magkagulo na, inakala noong mga generals na doon magsisimula ang pag-atake ng US. So ang ginawa ng mga generals, doon sila nagpadala ng napakaraming mga troops ng Kuwait. Ipinadala nila doon sa seashore. Habang doon naman pumunta yung mga sundalo ng Kuwait,
Yung US force naman, yung pinakamaraming sundalo ng US force ay doon naman sa disyerto ng Saudi Arabia, sa likod yun ng Kuwait. Umikot doon, nalilang sila, akala nila doon dadaan sa dagat ang mga sundalo ng US, yun pala ay sa may disyerto ng Saudi Arabia, kaya kunting oras lang natapos yung gyera. Yun ay sinimulan lamang ng 12 sundalo. Nakita niyo yung tactics? Nililang lang sila. Napakahusay, no? Itong mga 12 sundalo, ito tinatawag na ng mga Navy SEALs, ito ay mga well-trained militaries. Okay? Mga well-trained militaries, ito ay tinatawag ng mga komando. Okay? Narinig niyo na ang komando? Okay? Tatlo, ay, 12 lamang yung ipinadala. A dozen. 12 military lamang, Navy SEALs ang pinadala doon sa seashore ng gulo, hinarap nila yung napakaraming mga sundalo ng Kuwait. Ganon kagaling ang isang komando. Tingnan nyo ito. Next. Each branch of the US Armed Services has one or more elite teams of commandos. Yan po ang tawag dyan. Commandos. Of fight using covert guerrilla warfare tactics during special combat situation. To serve in one of these select units, a soldier must be highly disciplined and pass through incredibly difficult physical and mental training. Only those who demonstrate unflinching self-control and perfect obedience qualify. Okay? So these special forces commandos are given dangerous and complex missions. They rapidly attack enemy troops and raid behind enemy lines. Okay? To clear away of the main attacking force, even a small team of commandos, because of their intense training, can achieve a great victory defeating entire columns in a short time. Isang komando, ang katapat po niyan ay 60 soldiers. Ganyan kagagaling ang komando. 6 na po sa isang sundalo. Okay? Bakit? Bibihira po kung ang US forces ay mayroong libu-libong mga sundalo, itong komando ay iilan-ilan lang sila. Bibihira po ang nagiging qualified para maging komando ka, sapagkat dito ay dadaan ka sa matindi at mahirap na pagsasanay. Kumando mo yan. So, bibihira po ang nakakapasok yan. Dito sa ating bansa, okay, ano ang elite soldiers natin, di ba? Scout Ranger, di ba? Scout Ranger. Nakatingin na kayo ng Scout Ranger? Yung mga itim, ang kanilang uniform. Okay? Dito sa, yan ang pinakamagagaling nating sundalo dito sa Pilipinas. Yung tinatawag na Scout Ranger. Ang Scout Ranger, sila ay nag-detrain 10 taon. Kita niya yan? Kung sa military, 2 taon ka lang, ordinary military, 2 taon, okay na. Ang Scout Ranger, 10 taon. Bakit? Anong pag-aaralan mo kung ikaw maging Scout Ranger? Dapat matuto kang mag yung mag-upira. Dapat doktor ka. Okay? Kaya ang mga Scout Ranger, pag sila'y nabarin, sila mismo ang mag-uupira at mag-aalis ng balat ang nilang katawan. Doktor yan. Ano pa? Ang pinag-aaralan ng mga Scout Ranger, engineering. Eh, magaling yan sa engineering. Ano pa ang pinag-aaralan? Magaling ang mga militarang ito sa iba't ibang mga tactics. Eh, kaya kapag ang nakaharap ng mga NPA ay mga Scout Ranger, aatras yan. Okay? Kasi alam nila that is a well-trained military. Alam niyo kung ilan lang Scout Ranger sa Pilipinas? Kakaunti. Nabibilang lang. Okay? Nabibilang lang sila. Sapagkat ang mga sundalo natin ay hindi basta papasok sa training ng Scout Ranger, sapagkat dito ay dadaan ka sa napakahirap at napakatinding training. Ganyan katindi. Okay? So, ang tawag sa kanila ay Special Forces. Okay? Ito yung pag nag-atake ay dalawa lang, partner-partner. Alibawa, nakakita ka ng isang footprints ng kumbat. Kala mo isang tao lang dumadyan. Napakarami pala. Okay? Yan ang mga tactics ng Scout Ranger. Napakagaling nila pagdating sa tactics. They are called Special Forces. So, nakikita nyo? Okay? Kahit napakarami mga sundalo, mayroon pa rin ipinatangi
Mayroon paling inahasa at sinasanay ng gusto para sa isang espesyal na misyon. Kita niya? So, alam niyo ba na ang Diyos ay mayroon din na tinatawag na special forces? Okay? Napakaraming sundalo ang Diyos, pero mayroon siyang itinangit na tinatawag na God's special forces. At ano po ito? Ito po ay may bilang lamang na 144,000. Ito po ay kakaunting bilang lamang na mga special forces ng Diyos. Sila ay inihanda, sila ay inihubo para sa isang misyon. Ito po, ang bilang po ng well-trained forces na ito ay may bilang na 144,000. Ibig sabihin, kakaunting bilang lamang. Okay? Ano kaya itong 144,000 na iba? Kasi po ang ating mga talata dito, tupapok ng Bible. Okay? Kasi po ang mga talata natin dito ay medyo mga English. Ako nag-invite po sa inyo kung kayo may mga Bible na Tagalog, buksan po ninyo para naiintindihan niyo po. Kasi po ating pag-aaralan ng 144,000. Okay? At sa mga talatang ito, aalamin natin ang tunay na ibig sabihin nito at sagutin natin ang ilan sa mga issue. Okay? Mainit na issue sa ating iglesia. Ito po, 144,000 na ito ay matatagpuan sa Apokalipsis 7. Okay? At ang kasunod pong detalye nito ay nasa Apokalipsis 14. Okay? Basahin po natin sa Tagalog para hindi kita. Okay. Basahin po natin ang Revelation 7. Okay? Ito po ang sabi sa Tagalog. 7:1-4, 5, 6, and 8. Pagkatapos nito ay nakakita ko ng tapat na anghel, ng apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Ito ang nakita. Na pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Apat na sulok ito. Okay? At mayroong apat na anghel sa bawat sulok ng lupa. Ang pinipigil ang hangin upang huwag umihip ang hangin sa lupa, sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihan. Okay? Pinsalain ang lupa at ang dagat at nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa at ang dagat o ang punong kahoy hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo at ang mga alipin ng ating Diyos. Verse 4, at narinig ko ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 tinatakan mula sa bawat city ng anak ni Israel. Okay? So, bawat anak ni Israel ay kumuha ng mga sipi na tag-ilan? 12,000. Mula sa lipi ni Yehuda ay 12,000. Mula kay Reuben ay 12,000. Mula kay Gad ay 12,000. Mula kay Aser ay 12,000. Mula kay Nephtali ay 12,000. Mula kay Manasseh 12,000. Kay Simeon, kay Levi, Issachar, Zebulon, Jose at Benjamin ay 12,000. Kaya po lahat ito ay equals to 144,000. Yun po ang bilang ng God's special forces. Ano kaya itong 144,000 na ito? Tingnan po natin ang mga karakteristik ng mga tao ito sa Revelation 14. Okay? Narito po ang pagpapakilala ng 144,000. Revelation 14, okay? 1-4. Okay? Sige po, sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia. Pagkatapos ay tumingin ako, okay? At naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon. Okay? The Lamb stand at the Mount Zion, sa bundok ng Siyon. Kasama niya ang 100,000 may pangalan niya
at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Okay? Linawin po natin na andun ang lamb, na andun ang kordero, nakatayo sa bundok ng Sion kasama ng ilan? 144,000 na mayroong tatak sa kanilang noo na ano? Pangalan ni Jesus. Okay. So, may tatak sa kanilang noo na pangalan ni Jesus. Yun po ang ano dyan. Sa verse 2, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagasnas ng maraming tubig. Okay? Pagtubig po sa prophecy. Tumutukoy yan sa marami parang na tao. Okay? At gaya ng ugong ng malalakas na kulo, ang tinig na aking narinig ay gaya ng isang manugtog na tumutugtog ng mga alpa. Okay? At sila'y nag-aawitan. Yung 144,000 na kasama ng kordero. Sino yung kordero? Jesus. Si Jesus ang kordero. Kasama ang 144,000, sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. Dadaanan po natin ito bukas. Ang 24 elders at itong apat na nilalang ito, bukas ating malalaman ito. Okay? Walang sino mang natuto ng awit na iyon. Sila lang ang may alam ng awit na kanilang inaawit. Okay? Kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Ito po yung mga susi. Okay? Tinubos mula sa lupa. Okay? Tatandaan niyo po yun sapagkat mga sagot yun mamaya sa mga isyo. Number 4, hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae. Okay? Hindi sila nakiapid sa hindi nila asawa. Hindi sila nagkaroon ng pakikiapid sa ibang babae. Okay? So, yun po ang karakteristik noong 144,000. Sapagkat sila'y malilinis. Okay? May mga ibig sabihin po yan mamaya. Papaliwanag natin yan. At ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magdungo. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Okay, dito na po tayo. Summary. The characteristic of the 144,000. Number 1, they are a specific group. Sila ay natatanging grupo ng tao na mayroong natatanging relasyon sa kordero, sa Jesus. Lahat naman na mayroong mga tao, mayroon naman silang relasyon kay Jesus. Subalit ito isang natatanging grupo ng mga tao na mayroong natatanging relasyon kay Jesus. Yan po ang unang karakteristik. Pangalawa, sila ay nakatayo kasama ng kordero na si Jesus sa bundok ng Sion. Ang bundok ng Sion ay may ibig sabihin po yan, ang ibig sabihin ng bundok ng Sion ay deliverance. Okay? Pagliligtas at pagtatagumpay kasama ni Kristo. Kaya sila naka-apak sa bundok sapagkat sila ay na-deliver ng Diyos. Pagliligtas ng Diyos at pagtatagumpay kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ito ay mga nakatayo sapagkat sila ay mga nagtagumpay. Yung iba ay bagsak, sila ay nakatayo. Sila ay mga nagtagumpay kasama ni Kristo. Eh, yan po ang ibig sabihin niya. Pangatlo, they have been condemned and persecuted. Ang 144,000, ito po yung grupo ng mga tao na dumaan sa matitinding pagsubok. Ito po yung mga grupo ng tao na niyurakan, mga grupo ng tao na pinersecute, pinagtawanan, inusi. Ito yung mga tao na dumaan sa napakatinding hirap pagsubok ng buwan. Ito yung mga tao.
kaya sila'y tinawag na mga mapagtagumpay na tao. Masasabi mo bang tagumpay ang tao kung hindi man lang dumaan sa mga challenges? Hindi na. Pahiga-higa ka lang dyan. Successful ako. Okay? Kaya sila tinawag na victorious people sapagkat sila yung mga taong dumaan sa napakatinding mga hamon sa buhay. Sinubok sila ng storm, okay? Mga test na pinagtagumpayan nila. Number four, these people bear the name of the Lamb and of the Father on their foreheads. Sa kanilang noo ay may tatak ng pangalan ni Kristo. Ang ibig sabihin po ng pangalan ng Cordero, the seal of God. Okay? Silyo ng Diyos, the seal of God, nakatatak sa kanilang noo. Ibig sabihin, ang grupo ng tao ito ay may tatak. Okay? Ay may tatak. Now, ang sa ikalima po, sila ay umaawit ng bagong awitin. Bago. A song of their personal experience. Ito po ang awiting pagtatagumpay. Ito po yung awiting hindi pa natin alam sapagkat hindi pa tayo lubos na nagtatagumpay. Hindi pa po natin ito maaawit. Pag sinabi pong song of personal experience, maaari si tatay, mayroon ka rin pong awitin sa buhay mo, team song mo sa buhay mo, dahil sa iyong karanasan. Hindi ko po yung kayang awitin. Ako rin po, mayroon din po akong awitin galing sa aking mga karanasan, hindi mo rin yung kayang awitin. Ako lang ang makakaawit nun sapagkat ako lang ang nakaranas nun. So ang awitin pong ito ang hindi kayang awitin ng mga taong hindi nagtagumpay. Ang makakaawit lang nito ay yung mga taong nagtagumpay sa mga pagsubok. Awitin yan. At ang awitin niya ito ay hindi na sila nag-practice na parang choir. Sabay-sabay nila itong aawitin na walang practice. Sapagkat ang awitin ito ay awitin ang pagtatagumpay ng lahat ng taong nagtagumpay. Pagdating doon, hindi na sila mag-practice. Sabay-sabay aawit niya. Dahil pare-parehas nila alam yung lyrics mo. Okay? Sapagkat lahat nila naranasan. Pare-parehas nila yung naranasan. They are all victorious kasama ni Kristo. Okay? Nakukuha niyo po? Right. Number six. They have not defined themselves with movement. They are virgins. Ito ang malaking issue dyan eh. Napakaraming debate dyan. Hindi man lang daw nadungisan. Okay? Hindi man lang daw nadungisan. Ito ang tanong dyan eh. Paano pala yung nagsisi naman kahit nadungisan siya? Hindi na pala yun. Kasama dyan. Okay? Halimbawa, kung nagkamali ako noon, okay, naano ako sa ibang babae, ako'y nagsisi naman, paano pala, hindi walang silbi yung pagsisisi ko, hindi ako maging kabahagi na record 4,000. Kung ito'y literal number, okay, may ibig sabihin po ito. Okay? Ang ibig sabihin po, okay, sa propesya po, pag sinabing woman, ang prophecy po ang pinag-uusapan sa ang ibig sabihin ng woman ay church. Okay? Church. Ito po yung mga tao na hindi sila nadumisan ng turo ng ibang mga churches. Hindi sila tumanggap ng mga turo ng ibang churches. Okay? They are virgins. Mayroon po tayong dalawang church sa prophecy, sa Revelation. The true church and the apostate church. Okay? Ito po yung mga tao na hindi nadungisan ng mga kasinungalingan ng iglesia ito, ng apostate church. Yan po ang ibig sabihin niya. Okay? That is symbolic. So mapapansin niyo po pag nag-aaral tayo ng prophecy, napakaraming mga simbolo. Kaya wag tayo, pag tayo nag-aaral ng prophecy, pag nabasa natin, ay, okay, yan na yan. Hindi po yan. May mga ibig sabihin po yan. Number seven, they follow Jesus every step of the way and are transformed through God's grace. Sila po ay lumalakad kasama ni Jesus. Okay? Kasama ni Jesus bilang commander po nila.
as their commander, hindi sila umiiwalay kasama ni Kristo. At sila ay binago ng biyaya ni Kristo. Ang tanong, ang 144,000 ba ay hindi nagkasala? Meron bang taong hindi nagkasala sa mundo? Maraming tanong, di ba? Bakit sinabing hindi sila nadungisan pagkakasala? Eh kung ang 144,000 ay hindi na nagkasala, makakasama kaya tayo doon? Meron bang taong hindi nagkasala sa mundo? Ha? Wala naman, di ba? So paano po yun? Tandaan po ninyo ito. Transform through God's grace. Pagdating po ng pagtatatak, kapag tayo ay natatakan ng tatak ng Diyos, automatic, we will be transformed. Lulukuban tayo ng righteousness of Christ. Kaya po yung ating karumahan, automatic, negative. Walang-wala po yun. As in zero. 0% bacteria. Tanggal po yun lahat. Kapag ikaw ay nalukuban ng righteousness of Christ, tanggal lahat ng kasalanan mo. So you will, ito po ang 144,000, ito po ang trinansform ng biyaya ni Kristo at ng righteousness of Christ. Kuha niyo po? Okay, so yun po ang ibig sabihin nyo. Number A, as the first fruits, they are special group of children of God according to the context of Revelation 14. They have accepted the three angels' message and may also have proclaimed. Okay? Revelation 14:12, ang tawag sa kanila ay saints. Saints are another name for 144,000. Pag sinabi kong saints ay banal. Sinabing saints ay banal. So, ang mga tao pong ito ay mga banal. Ginawang banal ng biyaya ni Kristo. Number 9, these saints are characterized by endurance, patience, keeping of the commandments, and the faith of Jesus. Ito po yung mga taong nagtiyaga pagkatapos ng mga pangkukutya noon sa kanila, pagkatapos ng mga pag-uusig na kanilang pinagdaanan, sila ay nagtiis at pinaghawakan nila ang pananampalataya kay Kristo at sa nanatili silang tapat. Mga kapatid, yan po ang karakter ng 144,000. Okay? Number 10. Ito po. 144,000 is a special company, sealed and chosen for a special purpose and mission. Ipinangil po itong grupong ito para sa isang napakahalagang misyon na dapat nilang gampanan. Okay? So, ito po. Tingnan natin. 144,000 is a special forces of God commissioned with the greatest missions in the last days to what? To prepare the world for Jesus Christ. Yan ang mission ng 144,000. Ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Special forces during the time Jesus first coming, sealed with a special name. Sila ay tinatakan ng special na pangalan ng Cordero at sila ay umaawit ng special na awitin. Ito na po. Pasok na tayo sa mga issue. Okay? Ay, the time of their appearance and ministry. Okay? Kailan ba lalabas ito? Sabi kasi ng iba, sa langit na daw ito eh. Okay? Kailan ba ang 144,000? Kailan ba ito mangyayari? Okay? Time of their appearance. Although the 144,000 are already presented on Mount Zion, their acceptance of an obvious involvement in the proclamation of the three angels' message will take place immediately before one. Christ's second advent. So hindi sa langit. Ito ay bago bumalik si Kristo. Okay? Make it clear that they are God's end time people. Okay? The 144,000 are found in connection with the second advent prior to the time when the saints will be with God in heaven. In Revelation 14, the 144,000 of Revelation 7 are God end time people. Apparently, those who will be alive when Jesus returns to take his children home. Those who will be alive. Sila po yung mga buhay na sasalubong
sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, tingnan. Dito tayo, marami pa po ito. Okay? Ito po ay didetalyin natin at unti-unti next. Okay? Ito yung mga biblical passages. The living saints, okay? The 144,000 in number, ito po ay sa mga writings ni Ellen G. White, know and understood the voice, while the weaker though it was thunder and earthquake, okay? We were all sealed and perfectly united. Then there was a mighty earthquake, the graves opened, and the dead came up clothed with immortality. The 144,000 shouted, Alleluia, as they recognized their friends who had been torn from them by death. And in some moment, we were changed and caught up together with him to meet the Lord in the air. Okay? So, yan po ay mga statement ni Ellen G. White. Yan po yung mga proof natin pagdating sa 144,000. Ipinaliwanag, ipinakilala ni Ellen G. White ang mangyayari pagdating ng pagbabalik ng Panginoon at ano ang gagawin ng 144,000. Sila yung sasalubong na may awitin kasama. Sila ang sasalubong na may awitin sa pagbabalik ng Panginoon. Next. Okay. Isang tanong. 144,000 literal or spiritual Israel? Ang tanong kasi diba na nabasa natin sa Revelation 7, ito ay kinuha sa mga lipi ng mga anak ni Israel. Tama? So ang tanong dito, doon ba talaga yung galing sa Israel na yon? Or spiritual Israel na yon? Eh, ano nga ba yung literal Israel? Para maintindihan na. When we say literal Israel, yung Israel noon, ng lumang tipan. Pag sinabi natin spiritual Israel, ito yon. Okay? Tayo, tingnan po natin. Next. Okay? Ano po ang nangyari noon sa panahon? Ano ang nangyari doon sa literal Israel? Okay? And they shall know that I am the Lord, when I shall scatter them among the nation and disperse them in the country. Ano pong nangyari doon sa literal Israel? Pinagkalat-kalat na sila. Diba? Dahil sila ay tumalikod sa mga turo ng Diyos, sila ay pinag-scattered na, pinagkalat-kalat na. Ngayon, ito namang spiritual Israel, ano naman ito? Okay, ito na po yan. Who is the true Israelite? Romans 2:28-29. Ito yung mahalagang teksto, lalo sa ating mga theology. Mahalagang teksto ito. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit. Noon kasi ang baptism ay pagtutuli. Okay? Pag ikaw ay natuli, ibig sabihin kabahagi ka na ng bayan ng Diyos. Ganun po yan. Okay? Ganun po yan. Pero pansin po dito. Okay? And if you are Christ, then you are Abraham's seed. And here's according to the promise. Pansin niyo po dito. Ang pagiging Israelite. Okay? Ang pagiging Israelite po ay hindi lamang ibig sabihin na kung Hudyo ka o hindi. Yan po ang ibig sabihin niya. Ang pagiging Israelite ay yung paglakad mo doon sa lakad ni Kristo, yan po ang pagiging Israelite. Okay? Yan po ang pagiging Israelite. So yun po ang ibig sabihin niya. So, makikita dyan inwardly and outwardly, okay? Inwardly or outwardly, maaaring Hudyo ka, pero hindi ka Israelite. Yan ang tinatawag ng spiritual Israelite. Pag sinabing spiritual Israelite, yan ay sa iyong pagsunod at pagtanggap kay Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. Yan po ang tinatawag na true Israelite. Kaya tayo, hindi tayo mga Hudyo, pero tayo ay true Israelite sapagkat tayo ay tumanggap kay Kristo, lumalakad tayo kung ano ang nilakad ni Kristo. Kaya ang tawag sa atin ay true Israelite. Tama po? Alright. So, dahil hindi tayo Hudyo, hindi na ba tayo spiritual Israelite? Hindi nga. So, maliwanag po yan dyan. Kasi ang sabi po dito, if you are
with Christ then you are Abraham's seed. Tama po? Okay? Alright, next. Ngayon ang tanong po, isang malaking tanong ngayon, ano ang pinagkaiba ng 144,000 and the remnant? Ito po ang tanong ngayon. Ano ang pinagkaiba at ano ang pinagkapareho ng remnant? Magkaiba ba ang remnant at ang 144,000? Ang nalabi at ang 144,000 ay magkaiba ba? Ha? Ito po yung pagkakaiba, kahit tingnan niyo po yan. Ang 12:7-10 at 14:12, yan ay yung description ng remnant at 144,000. They keep the commandments. Ang 144,000, they keep the commandments. Okay. Ang remnant ay sumusunod din sa utos ng Diyos. Ang 144,000 ay mayroon silang patutuon ni Kristo. Ang remnant pa ay wala? Mayroon. Mayroon silang patutuon ni Jesus. Ang 144,000, sila yung nagtiyaga. Sila yung nagtiis hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang remnant ba ay hindi? Sila din yung nagtagumpay at nagtiis. Ang 144,000 ay mayroong pananampalataya kay Kristo. Ang nalabi ba ay walang pananampalataya? Mayroon. Okay? So, ano, nakikita niyo ba ang pagkakaiba? Kung may pagkakaiba ba ang 144,000 at remnant church? Parang wala, no? Okay. Makikita niyo pa sa pagpapatuloy. Ang 144,000 ay property of God in Jesus. And the remnant ba ay hindi? Property of God also. Ang 144,000 ay mayroong tata ng pangalan ni Jesus. Ang remnant church ba ay wala? Mayroon din. Okay? They were changed. First fruits. No false worship. They are not defiled with human. Ganon din po ang remnant church. They are virgins. Ganon din po ang remnant church. They are followers of the Lamb. Truthfulness and blamelessness like sacrificial animals. Worldwide proclamation of the three angels' message. Ang three angels' message, yun din po ang daladala ng 144,000 at ito din po ang daladala ng remnant church. Announcement of the judgment. Worship of the Creator. Ito po mga kaibigan, mga kapatid. Ang 144,000, they are Sabbath worshipers. Ang remnant church ba? Ano? They are also Sabbath worshipers. They appeal to separate from Babylon to false teachings. Ang tawag ng 144,000 sa mga tao, lumabas kayo sa Babylonia. Ang tawag naman ng remnant church sa mga tao, lumabas kayo sa Babylonia. Ngayon ang tanong, may pinagkaiba ba ang remnant at 144,000? Okay? So yan ang issue. Magkaiba daw kasi yan ang sabi ng iba. That is different. The remnant and the 144,000. Okay? Tingnan pa po natin. Okay? Ano pa po ang issue ngayon? Ano ang pinagkaiba ng 144,000 at great multitude? Yan. Ito siguro ang hinihintay ng marami. Okay? Ito lang hinihintay ng marami. Ano ang pinagkaiba ng great multitude at 144,000? Okay? Okay. Ito po yung comparison nila. Okay? Ito po yung comparison nila. Ang 144,000 in Revelation 6:17, they were able to stand at the great day of the wrath. Nakatayo sila. Nalagpasin nila yung pitong huling salot ng Diyos. Nagtagumpay sila sa salot ng Diyos sapagkat sila ay mayroong silyo ng Diyos. May tatak sila ng Diyos. Ang great multitude, hanggang sa kauni-uniang sandali ng buhay nila, sila din ay nagtagumpay at naging matagumpay din sila doon sa pitong huling salot. Kita niyo po? Ang 144,000, sila ay dumaan din sa mga matitinding pagsubok. Ang great multitude, nakaranas din sila ng mga pagsubok. Okay. Ang 144,000, they are still before the winds, blow ahead to stand, the succeeding difficulties. Tumayo sila. Ang great multitude has come out of the great tribulation. Pagkatapos ng matinding pagsubok, kaguluhan, yan. Okay? Mga naging matagumpay sila. God's pansinin niyo po ito. 144,000, they are called as God's end-time church on earth.
Samantalang ang great multitude, they are called God end time church in heaven. May pinagkain ko ba doon? Eh, kung God church ka, okay? Okay, God's people. Okay? Tingnan pa po natin ang mga sumusunod. 144,000 represent the church militant. Dito na po mayroon kunting pagkakaiba. Okay? The represent church militant. Pag sinabi po militant, sila yung nakaprondera. Sila yung gagamitin. Okay? Sila yung gagamitin. Militant ang tawag mo dyan. Militant of the end times. Samantalang, ito na po yung pagkakaiba nila. Samantalang itong great multitude, consummated entire church. Pag sinabi kong consummated, makukuha sila. Kaya niya po. Ang militant, ito yung gagamitin. Samantalang yung consummated, ito yung makukuha. Alright. So dyan na po nagkakaroon ng pagkakaiba. Sa 144,000, they are servants of our God. And the great multitude, they also serves God. Okay, may pagkakaparino. The first fruit of the harvest, dito po mayroon namang pagkakaiba. Sila po ang tinatawag na first fruit. Sila po yung unang ani. Sila yung unang prutas. Samantala yung great multitude, they are the universal harvest. Kung sa mga farmers, yung unang ani, kukunin muna yung mga magaganda. Baka uurin pa eh. Okay? Tapos, darating yung panahon, aanihin na yung lahat. Okay? So, ang 144,000, sila yung unang ani, samantala yung great multitude, sila yung universal harvest. Maramihan pag-aani. Tingnan po natin ito. Gusto niyo po tingnan niyo po ang graph na ito. Okay. Ganito po yan. Ang 144,000, yan ay kabilang lang naman sa great multitude. Kanya? Yan ang madaling pagpapaliwanag. Ang 144,000, yan ay kabilang din naman ng 144,000. Subalit, mayroong pagkakaiba sapagkat siya ay itinangi para sa isang misyon. Ano ang gagawin ng first harvest? Tingnan niyo po ang sunod na slide. Ano ang mangyayari? Yan. Ganyan ang mangyayari. Balik natin. Kita niya? Next. Yan ang mangyayari. Yan ang gagawin ng... Magbalik natin. Okay. Yan ang gagawin ng first harvest. Yan. So, ibig sabihin, ang product ng 144,000 ay ang great multitude. Ang great multitude... Ang great multitude, napakarami yan. Ito yung mga namatay noon sa panahon ng Lumang Tipan. At ito rin yung mga nakuha, naniwala sa preaching ng 144,000. Kita niya pa? Kaya tinawag sila the great or universal harvest. Okay? So ito may malaking question kasi mga kapatid natin. Okay? Kung mayroon bang pagkakaiba o mayroon, yan ang 144,000 kasama yan sa great multitude. Okay? Kaso nga lang mayroong natatanging bilang. Okay? Ito po, tingnan nyo ang sunod na graph. Maganda po ito. Kailan ba mangyayari yan? Okay, tingnan na po natin. Pagdating po ng panahon, mayroong international sandal. Okay? Ito yung huling pagliliglig. Okay? Sapagkat ang tao ay mamimili talaga. Okay? Mamimili talaga siya kung saan siya papanig sa araw ng Diyos o sa araw ni sa Satanas. At sa panahon kong ito ay magkakaroon ng tinatawag na loud cry. Isisigaw ang katotohanan. At sa panahon kong ito ay magkakaroon ng pagtatatak. Okay? Tatatakan yung pumili sa Sabat. Okay? Na sila ay maglilingkod sa Diyos sa araw ng Sabat, sila ay tatatakan ng tatak ng Diyos. Samantalang yung pumili sa Sunday, sila ay tatatakan ng mark of the beast. So magkakaroon na po ng siling. Okay? Yung mga natatakan na yon, ng mga natatakan ng pangalan ni Kristo, sila po, dito na po magsisimula na sila ay magiging kabilang ng pinili na 144,000. Kita niyo po?
Kapag ikaw ay natatakan na ng tatak ng Diyos, kabilang ka na sa 144,000. At kapag sa pagdating ng close of probation, pag ito ay isinara, save ka na. May tatak ka na ng Diyos eh. At kapag inihulog na yung pitong huling sanot ng Diyos, hindi ka madadamay dyan kasi mayroon ka na ng tatak. Kaya nakikita niyo napakahalaga ng sealing, di ba? Dapat matatakan ka ng pangalan ng Diyos para hindi ka madamay doon sa pitong huling sanot ng Diyos. Ibubuhos yung pitong huling sanot ng Diyos at darating si Kristo. At dito na aawit yung mga buhay kay Kristo na pagdating ni Kristo may mga buhay sila ay magsisisigawan ng tuwang. This is the song of heaven. Ito yung bagong awit na sila lang ang makakaawit. That is the first harvest. At ano po ang sabi sa 14? Ang sabi po dyan, pagkatapos ng 144,000, ay may nakita pa si Juan na napakaraming bilang ng tao na sumunod sa 144,000. Ano pong nangyari? The resurrection of the saints, babangon yung mga namatay noon kay Kristo. At sila ay magiging kabahagi ng great multitude na maliligtas, dadalahin sa langit. Ha? Lino po. So, ang tawag po doon ay universal harvest. Okay? Sila po yung universal harvest. Okay? Okay, next. So, is it the 144,000 will be only group to be saved? Yan ang tanong. Okay? Ang 144,000 lang ba ang maliligtas? Siguro nasagot naman na kanina. Okay, next. If this number is not just a symbol, kasi ang tanong dyan, literal ba yan o simbolika? Mamaya, nasagutin ko po yan. Okay? If this number is not just a symbol, the 144,000 be the only one saved. Kung ang number po 144,000 ay literal, ganito po ang mangyayari. Okay? Let's do some simple figuring. We have 6 billion people in the world. Okay? When Jesus comes, that would mean that sa 21,666 lang ang maliligtas. Kung ang 144,000 ay literal number, sa 41,666 isa lang maliligtas. Parang mas malaki pa yung chances na tumaya ka sa luto. Kaysa dito, parang napaka. Tawa mo naman, di ba? Parang ako sa inisipin ko sa aking sarili, sana mapasama ako dyan. Kita mo yung sa dami-daming tao, isa lang maliligtas. Out of 41,000, isa lang maliligtas. Kung literal number yan. Ganyan po ang mangyayari. So parang sinisira natin yung karakter ng Diyos. Na parang namimili lang ang Diyos ng bilang na gusto niyang maligtas. Eh kawawa naman yung iba na nagsisikap. Diba? So yan ang mangyayari. Next. Revelation 7:9, ito naman po ang magandang balita. Immediately after the listing of the tribes, so the 444,000, nagkaroon ng pag-asa. Kasi parang kasama sa loob ko na 144,000, baka hindi ako maging kabilang doon. Kawawa naman ako. So magkaroon tayo ng magandang balita. The prophet sees a great multitude, okay, which no one could number of a nation, tribes, people, and tongues standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Ito kasi ang malaking issue. Mayroon po ngayong reliyon na nagbubuo sila ang bilang nila 144,000. Kasi yun daw ang maliligtas. Sabi ko sa sarili, ito marang itanong eh. Kung sila lang ang maliligtas, ikawawa naman yung mga patay noon sa lumang tipan. Hindi yung kasama. Kasi 144,000 na sila eh. Sila na lang yung maliligtas. Eh paano pala yung mga namatay nating mga kamag-anak na alam naman natin naging tapat sa Diyos? Yung mga panahon noon ng lumang tapot, lumang tipan sa panahon nila Moses, hindi pala yung kasama sa maliligtas, di ba? Kung ang bilang ay 144,000 lang, malaking malaking tanong, okay? So, magandang balita dito, mayroon palang great multitude, okay? Na yan ay number of great people na maliligtas niya. Alright? So, yan ang malaking pag-asa. Evidently, this great multitude who come out of great tribulation are converted under the preaching and influence of 144,000. Shortly after Pentecost,
that when the apostles reached a great multitude, then there followed a great persecution. Shortly after the Holy Spirit is poured out in the 144,000, a great multitude will be converted, and then comes the great revelation. Next question. Okay? Literal or spiritual number? Dati ang inaano ko ng simbolikal. Ang tama palang term ay spiritual number. Okay? Yan ang malaking debate ngayon. Literal ba o spiritual number? Meron po kasing dating General Conference Vice President, naglabas siya ng libro na ang kanyang turo ay literal daw ito, talagang yung bilang na yan, yan ang maliligtas. Kaya ito ang naghati-hati sa Seventh-day Adventist Church. Okay? Pero sa akin pong research, sa dami-dami naman ng mga pastor at T-present, ito po yung ating nakita. Okay? Tingnan niyo po mga kape. Okay? Tingnan niyo po. Anong tribo ang nawawala dyan? Dalawa. Okay? Meron pong dalawa nawala dyan. Kung literal number yan, bakit hindi sinama yung dalawa? Kawawa naman. Okay? Sino ba? Si Dan at si Ephraim. Wala dyan, di ba? Walang binigay na dahilan ng Bible kung bakit hindi sila sinama. Parang unfair naman kung hindi sila sinama eh. Kasama sila. Kung literal number talaga na ganyan ang bilang, dapat masagot yung tanong na bakit hindi sila sinama. Isang tanong na malaking tanong. Ang 12,000 po, babae ba yan, lalaki, mga bata? Okay. Alam niyo po noon, sa Old Testament, ang binibilang lang ay mga lalaki. Lalaki lang po ang binibilang noon. Kaya ang 12,000, puro po yan lalaki. Eh, yung mga babae, pasensya na kayo, hindi kayo maliligtas. Lalaki lang ang maliligtas. Okay? Mga bata, hindi kayo maliligtas. Okay? Mga lalaki yan, yung nasa list niya, puro po yan lalaki. Kaya kung ang literal po yan, na ganyan ang numero na mga, yan ay Israel, yan ang number, eh di mga lalaki lang po. So, may problema. Okay? May problema po. Kung yan talaga ay gagawin natin literal. Okay? So, yan po yung mga meaning ng pangalan. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos. Yung meaning noong mga pangalan ng mga tribe, ng mga pangalan noong mga anak ng ni Israel. Okay? Israel. Okay? Jacob. Now, tingnan niyo po ito. Bakit po kaya number 12 ang ginamit ng Diyos? 12,000. 30-12. Okay? Bakit po kaya number 12? In fact, the secret key to unlocking the mystery behind the 144,000 might be in the number itself. Okay? Sino mathematician dito? Meron yata dito math. Okay. You mathematicians are going to love this section. Magustuhan niyo ito. 12 is a perfect number for building. Bakit ang mga building walang 13? Yung matataas na building, bakit walang pang 13 na floor? Ha? Malas. So yun, okay? So 12 talaga ang pinaka-standard nila. 12 is a perfect number for building because it is one of the most versatile numbers. It can be evenly divided by 1, by 2, by 3, by 4, by 6, and of course, by 12. Napakaganda ng 12 kasi perfect siya. Napaka-perfect. Alam niyo ba yung ruler natin, bakit 12 inches yan? Standard yun, tingnan niyo ito. Okay? Okay. The reason there are 12 inches in the standard foot measurement is because the foot used to be based on the length of English king's physical foot. And the measurement constantly changed through various kings. This is also why a 12-inch measuring stick was called a ruler. Kaya sa tinawag na ruler, standard yun. Ang 12, perfect yun. Okay? Kaya tinawag siyang ruler eh, kasi standard siya. Okay? Perfect. Kaya mapapansin nyo, ang Diyos gumamit ng number, talagang may dahilan yun. Okay? Kaya mapansin nyo po, the number 12 in the Bible almost always represent leadership of the church. Sapagkat, he has 12 patriarchs from Shem to Jacob. In addition, pumili siya ng 12 spies led the way to Promised Land. And there are 12 judges from Joshua to Samuel. In scripture, the number 12 is also often associated with God's church. Tama?
Okay, which is typically symbolized by a woman. Mayroon siyang 12 apostles. Okay, next. There is also an interesting story in the gospel concerning the number 12. Pansinin niyo po itong kwentong ito. In just 1 hour, Jesus healed 2 females with miracles associated with the number 12. First, He healed a woman who had been bleeding 12 years. Akala niyo pinagaling niya na babae na dinudugo 12 years na? Pagkatapos po noon, galing siya doon, pumunta siya doon sa 12-year-old girl. Okay? Okay, sa 12-year-old girl na kanyang binuhay, na namatay. Okay? The first woman represented the Old Testament church with continual flow of sacrificial blood. The younger symbolized the New Testament church that came to life after the resurrection. They both touched Jesus that day and they remained whole. Makapansin niyo kung bakit siya gumagamit ng 12. May ibig sabihin siya, may simbolo at may meaning. Ano yung meaning ng 12 doon? The girl symbolized New Testament church. Nakikita niya? So may mga meaning siya. Next. Another interesting clue related to 144,000 is found in 1 Chronicles 27:1-15. Here we read that David's army was comprised of 12 sets of 24,000. Yun yung army ni David. Okay? Ang total noon, pag 12 sets of 24,000, ang total noon, 288,000. Kapag yun ay inati, 144,000. So madalas ginagamit ng Diyos yung number na yan. Okay? Madalas yung ginagamit niya. Okay? 1 Chronicles 25 tells us a literal group of 24 times 12 Levites that were to lead in praise music of the templates. That's 2,144 each plus 288. And of course, you have 2 times 12 or 24 elders on thrones around the throne of God in Revelation 4:4. This represents the 12 patriarchs in the Old Testament and 12 apostles in the New Testament. So ibig sabihin, pag gumamit siya ng number 12, may nire-represent siya noon. May ibig sabihin siya noon. Okay? Next, in heaven, ito na po. It seems that at times there will be an expanding square of formation around God's throne. First, the Lord Himself sits on His throne. Outside His throne sit the 4 creatures, then the 24 elders in the square around them, 6 to each side. And then finally, the 144,000 in a perfect square. Galing ha? 36,000 to each side. The great multitude of saved are the last group that surround the 144,000. The perfect and symmetrical knot of this assembly is far beyond the fisherman for all revelation. Galing ha? Napakagaling ng Diyos, namamangharap sa Diyos. Talagang connected. Pag gumamit siya ng mga numbers, talagang connected. In heaven, it seems. Okay, as a final point of interest for our math majors. Yeah. Did you also know that in addition to 144,000 being calculated as 12 times 12, times 12,000, it can also be achieved this way. 12 times 12 times 10 raised to 3, or 10 cubed, in this way you have God's kingdom number. Ang 12 pala ay God's kingdom number. Ilan ang pintuan doon sa langit? Okay? 12 gates. God's number of completeness or wholeness. This is God's number of completeness. Tandaan niyo po yung mga kapatid. 10 as in commandments. And God's number 3 as in Godhead. I think this might be another fascinating example of God's perfect design. So ang 12, this is God's perfect number. This is God's kingdom. This is the number of God's kingdom. Kaya po pag sinabing 144,000, ang ibig sabihin nun, God's property. Part of God's kingdom. Okay? So, ang tanong, literal o simbolika? Okay? Pag literal kayo, hindi... pasensya na, pero magsisikap kayo na maging kabilang nun. Kasi pag hindi, hindi kayo maliligtas. Okay? So, now, what does it say the 144,000 do not taste death? Ano po ang ibig sabihin nyo na hindi sila nakatikim ng kamatayan? Tingnan nyo po ito. During the time of trouble, according to LG 1, God will be honored by making a covenant with those who keep His law and the sign of the heaven.
round about them, and Jesus would be honored by translating with others seeing them in faithful, waiting ones who had so long expected him. Ito po. They don't see them by persecution in the text. Hindi sila namatay sa panahon ng pitong huling salot. Napagdaanan niyo na ba ang pitong huling salot? Sino kaya ang magbubuhay naman doon? Ang dami. Magiging dugo ang tubig. Kapakakainom. Niisip ko, may mabubuhay pa kayang tao nito? Okay? Parang malabo nang may mabuhay ang tao doon. Sa pitong huling salot. Pero alam niyo po, 144,000 sila po yung hindi nang namatay doon sa panahon ng salot na ito. Sapagkat sila ay natatakan ng Diyos at hindi sila naging karapat doon sa salot. Nakakatakot ano kung tayo'y tamaan ng salot. Kaya napakalaga na tayo matatakan ng tatak ng Diyos. The letter says 144,000 in number. Know and understand the words. When the beacon, though it was a thunder and earthquake, when God spoke the time, he poured upon us the Holy Ghost. And our faces began to light up and shine with the glory of God as Moses did when he came down from Mount Sinai. Okay? So they are perfectly united. And on their foreheads was written God, New Jerusalem, and a glorious heart containing Jesus, the new name. At our happy, holy state, the wicked were enraged and would rush violently up to lay hands on us, to thrust us into prison, when we would stretch forth the hand in the name of the Lord. So yan po ang statement ni Ellen G. White pagdating sa 144,000. And after that, on the special resurrection, doon na magkakasama-sama lahat, together with a great multitude, yan po ay ang mga maliligtas. Okay? In conclusion, ito na po ang conclusion ko. Simple lang. Okay? Ang rina, ang 144,000, ang great multitude. Kung kayo man po ay nalilito ngayong gabi, kung kayo man po ay naguguluhan ngayong gabi, tandaan niyo lamang po na ang tatlong yan, yan lamang po ang ibig sabihin niya, sila yung mga maliligtas. Kung kayo man po ay nalilito at hindi nyo maintindihan ang pinagkaiba ng mga tatlong ito, tandaan nyo lamang na ang remnant, ang 144,000, ang great multitude, pare-parehas po yan, mga maliligtas at sasalubong sa Diyos. Maging kabilang man tayo ng remnant, maging kabilang man tayo ng 144,000, maging kabilang man tayo ng great multitude, ang pinakamahalaga po doon ay tayo ay maliligtas pagdating ng panahon. Ang pinakamahalaga po sa lahat, ang tayo inatagpo ang nagtatapat sa Diyos, nagtyaga, naghintay sa Kanya, pagkatapos ng napakaraming unos at pagsubok sa buhay, tayo ay nagtiis at nagsigaw na natiling nakakapit at nakahawak sa Diyos. At pagdating ng panahon, tayo yung matatagpo ang tapat sa Kanya at magiging kabahagi ng mga iligtas ng Diyos at dadalhin sa langit ng bayan, mabubuhay magpakailan. Sina po sa inyo ang nagnanais na maging kabilang ng grupo ng mga tao ito? Gusto niyo po ba? Ano po ang ating dapat gawin? Tayo po ay manatiling tapat sa Diyos. Huwag tayo susuko, huwag tayo bibitaw. Ano man po ang hamon at pagsubok sa buhay, tandaan po natin. Mayroon tayong tinatira ng magandang bukas para sa atin ito. Lagi ko pong tinatandaan at hindi ko nalilimutan. Ang maikling paghihirap natin sa mundong ito ay kapalit ng walang hanggang kaligayahan. Kung tayo ay maghihirap ng ganito kaliit, ang kaligayahan namang kapalit ito ay hindi kayang tipahin. Kaya tandaan po natin yon, ang ating paghihirap sa mundo ay napakaliit lamang. Kung tayo magtitiis, ang kapalit ito ay walang hanggang kaligayahan na sasalubong tayo sa Diyos. Hanggang po natin ang awitin, namdamin po natin ang awitin ito, minsahin para sa atin. At habang ating pinapakinggan ang awitin, tayo ay magtalaga ang ating sarili sa ating Panginoon.
Tayo po ay tumayo. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi mo. Muli nyo na naman po kami hinakay sa dako ito para sa isang katotohanan. Salamat dakilang Diyos sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Ako ikilo sa aming buhay, bibigay inspirasyon sa amin upang patuloy kami maging matatag sa anumang mga pagsubok na aming dinasan sa aming paglilingkod sa iyo. Dakilang Diyos, ibinadalain namin ang iyong mga kapatid sa dako ito. Maaaring ang iba sa kanila ay pinaghihinaan ng pananampalataya dahil sa mga pagsubok, problema sa kanilang pamilya, maaaring ito ay financial, maaaring ito ay mga personal na problema sa kanilang buhay. Panginoong Diyos, hipuin niyo po ang kanilang buhay upang sila po ay lalakad kasama ninyo, magiging matatag sila, tulungan sila upang sila din ay maihanda sa inyong malapit ng pagbabalik. Sa lahat po kami narito, ay walang mawawala, kundi lahat po kami ay magsama-sama na sumalubog sa inyo kung kayo ay nagpahalik na sa pinitaasan ng langit sa inyong pagbabalik. Sa amin pong paglabas sa iyong tahanan ito, dala po nawa namin ang inyong biyaya. Dakilang pagmamahal ng kalangitan, mapasaanin na iyo at magpakailanman. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.